Napasapo siya ng mukha dahil problema lamang ang ginawa niya sa sarili. Oras na malaman ito ng papa at mama niya ay baka kamuhian siya. Karen, umiiyak ka ba? Agad na naalis niya ang mga kamay sa pagkakasapo sa mukha. Napatingin siya kay Levi at napayuko dahil nahiya siya nang makita na naman siya nito na problemado. Hindi, medyo nag-iisip lang ako. Ngumiti ito at naupo sa tabi niya na kinahiya niya. Nasamoy niya ang mabango nitong amoy. Kapag nakikita kita, parating sa tabi ng dagat ay palagi kang may iniisip. Maaari mo bang ibahagi sa akin? Umiling siya at ngumiti. Wala lang yun. Bakit nga pala nandito ka? I mean, ano rin ginagawa mo dito? Tumingin ito sa dagat. Wala lang, para mag-isip, I guess. Tinignan niya si Levi. At kapag nakikita niya ito, para bang malungkot ito parati. Pero palagi namang nakangiti. May problema ka ba? Tumingin ito sa kanya at natawa. Ginaya mo lang ako. Pareho silang natawa pero pagkaraan ay nagseryoso ito kaya nagseryoso na rin siya. Naiinggit ako kay Dustin. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Ano naman kaya ang kinaiinggit ng binata sa pinsan nito? Bakit naman? Napailing ito. Mas paborito kasi ni Grandma si Dustin. Mula bata pa ay nakay Dustin ang lahat ng atensyon ni Lola. Itong isla, kung hindi namatay si Daddy ay sa kanya sana ito mapupunta. Pero dahil nariyan ang isang anak ni Grandma na si Tito Julio, kaya sa kanya napamana ito. Bigla naman siyang naawa kay Dustin. Ito siguro ang dahilan, kaya malungkot parati ang nakikita niya sa mata nito, kahit nakangiti ang mga labi. Umiling ito. Isang kasalanan daw kasi ang nagawa ni Daddy. Nagkagusto siya sa pinsan niya, which is my mom. Tinakwil si Daddy pati si Mommy. Buntis na si Mommy sa akin at nang ipanganak niya ako ay namatay siya. Lumalaki ako na nakikita si Daddy na walang-wala. Hindi niya alam ang gagawin para mabuhay kami. Inalisan siya ng mana ni Grandma. Para mabuhay ay nagtrabaho siya bilang construction worker kahit na nakatapos siya ng engineer. Sa sinabi nito ay nagtaka siya. Kung nakatapos siya ay tiyak na maraming kukuha sa kanya sa larangang iyon. Mapait na napangiti ito. Walang tumatanggap kay Daddy gaya ng sinabi niya. Hula niya ay si Grandma ang may dahilan. Kaya kahit maliit ang sahod ay nagtitiis siya para lang buhayin ako. Pero isang trahedya ang nangyari at namatay si Daddy nang mabagsakan siya ng tore-toreng hollow blocks. Hindi mapigilang mapasinghap ni Karen at mahabag sa sinapit ng buhay ni Levi at ng magulang nito. Ganoon ba kalupit ang Grandma ng mga ito para lang tiisin ang anak at apo? Paano kayo nang mamatay ang daddy mo? At paanong narito ka sa poder nila? Tumungo ito. Nang mabalitaan ni Tito Julio ang nangyari kila daddy ay kinupkup niya ako, pinag-aral. Kaya naman ay lumaki kami ni Dustin na magkasama. Yung grandma niyo, bati na ba kayo? Sumihap ito at umiling bago napatingin sa dagat. Nariyan si grandma pero pakiramdam ko ay hindi niya ako napapansin. Puro si Dustin ang inaalala niya. Minsan ang inggit ko kay Dustin ay kinikimkim ko na lang kahit na kailangan ko rin ng atensyon mula kay grandma. Hindi niya alam ang sasabihin ngunit masyado namang malupit ang grandma nito. Kung siya si Levi, ay talagang malulungkot siya. Wala nang magulang, pinalaki lamang ng tito at hindi pa pinapansin ng grandma nito. Karen, napalunok siya nang tumingin ito sa kanya. Pwede bang ikaw na lang ang agawin ko kay Dustin? Napamaang siya at walang masabi. Kinabahan siya at hindi alam ang sasabihin dito. Tumingin ito sa kanya ng mabuti at unti-unting lumapit ang mukha nito kaya napalunok siya. Darling! Nagulat siya at agad na lumayo ang mukha ni Levi bago sila napatingin kay Dustin. Lumapit ito sa kanila at nabigla siya nang hatakan siya nito palayo. Kukunin ko lang ang asawa ko. Iniwan ko lang sandali sa kama, nakatakas na. Hindi na pinagsalita ni Dustin si Levi at hinatak na siya nito. Mariin ang pagkakahawak ni Dustin sa braso niya. Nasasaktan ako. Ani at inagawang kamay dito. Napahinto ito at nilingon siya. Muli nitong hinablot ang kamay niya at hinatak siyang muli. Ano ba? Napapatingin sa kanila ang ilang turista kaya napatigil siya sa pagpupumiglas hanggang sa makarating sila sa floating room nito. Malakas na sinara nito ang pinto at nabigla siya nang itulak siya nito sa kama. Ano bang ginagawa mo? Nahintatakutan siyang napausog nang makita niya ang mata nito na naging green. Nabigla siya nang hatakin nito ang mga paa niya kaya napahiga siya ng tuluyan.
Ayokong iniiputan sa ulo. Bumagal ang halik nito nang malamang umiiyak siya. Pumitaw ito sa labi niya at tinignan siya. I'm sorry. Muli siya nitong hinalikan, ngunit hindi na katulad kanina. Masuyo at parabang binubura nito ang ginawang mapangahas na halik. Napapikit siya habang nalulunod sa binibigay nitong halik. Habang lumalalim ang halik, ay lumalalim din ang ginagawa nitong galaw. Tinignan ni Dustin ang asawa habang hindi tinitigilan ang paghalik dito, kasabay ng pag-angkin niya muli dito. Nagsisi siya sa ginawa. Hindi niya alam kung bakit nandilim ang paningin niya sa nakitang namamagitan dito at sa pinsan niya. Hindi niya alam pero nagiging possessive na siya sa babae. Hindi siya seloso sa mga babaeng nakakasalamuhan niya noon. Pero ngayon ay hindi niya maunawaan. Ang sinasabi ng pride niya ay hindi siya nagsiselos dahil karapatan niyang ilayo ang asawa sa pinsan dahil asawa na niya ito. Pero deep inside ay matindi ang selos na nararamdaman niya mula pa lang nang makita niya ang interest sa mga mata ng pinsan. Nilagok ni Dustin ang alak na hawak habang nakasandal sa pader at nakatingin sa asawa na nakatulog matapos ang kanilang pananaig. Napakaganda nito kahit natutulog. Para bang nainggit siya bigla sa unan, kumot at kama dahil palagi itong nadidikit sa asawa. Inaamin niyang matinding atraksyon ang nararamdaman niya sa dalaga. Kaya ganoon na lang katindi ang selos na naramdaman niya nang makitang interesado rin ang pinsan sa asawa. Humigpit ang hawak niya sa baso ng alak habang nag-iisip ng paraan para sarilihin lamang si Karen. Alam niyang lumulubos na siya sa ginagawa niya. Pero ngayon ay wala na siyang balak pakawala ng babae. Lumapit siya sa cellphone na nakapatong sa lamesa at may tinawagan. Ayusin niyo ang small island. Gusto kong gawin yung romantic place. Masusunod, sir. Binaba na niya ang tawag at binaba ang baso ng alak sa lamesa. Inalis niya ang sinturon ng roba na suot at hinubad iyon. Nilapag niya sa lamesa ang roba at tumingin siya kay Karen. Maingat na tinabihan niya ito at pinauna niya ang ulo nito sa braso niya. Naalimpungatan ito at napaharap sa kanya. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok nito para hindi makasagabal sa mukha nito. Tinignan niya ito na nagpatuloy sa pagtulog kaya hinalikan niya ang labi nito at napangiti siya na halikan ang noon nito. Umayo siya ng higa at pinauna nito sa dibdib niya. Sinuklay niya ang buhok nito habang hawak ang baywang nito. Nagising naman si Karen sa paghaplos ni Dustin sa baywang niya. Nang malamang nasa bisig siya nito ay nagkunwari siyang tulog kahit na nais niyang umalis sa tabi nito. Nag-isip siya ng paraan para makaalis. Nagkunwaring naalimpungatan, kaya naramdaman niya na napatigil ito. Tinalikuran niya ito at umusog palayo dito. Akala niya ay aalis na ito ng kama, ngunit napapikit siya ng mariin at lihim na napasinghap nang umusog rin ito at muling hinawakan ng baywang niya. Darling, alam kong gising ka na. Bakit ka lumalayo? Pagkatapos mong pagsawaan ako ay lalayo ka na lang? Dahil sa sinabi nito ay hindi niya mapigilan na dumilat at hampasin ito mula sa likod. Kapal mo? Bumango na siya habang ito ay tawang-tawa. Kinuha niya ang unan at hinampas ito. Kakagising niya lang ay ito na ang pangaasar nito sa kanya. Tumatawang umiiwas ito sa hampas niya. Agad na napaiwas siya ng tingin nang lumihis ang kumot nito at makita niyang gising na gising ang pagkalalaki nito. Kinipkip niya ang kumot sa katawan at bababa na sana siya ng kama nang hindi niya mahatak ang kumot. Nilingon niya si Dustin na hinatak ang kumot kaya napasinghap siya. Ano ba? Ngumisi ito. Tinatakpan mo pa, eh nakita ko naman na yan. Tila siya pinamulahan ng pisngi at malakas na hinatak ang kumot kaya nakuha niya iyon. Pumunta siya sa banyo at napasandal sa pinto. Pumikit siya at huminga ng malalim. Inalala niya ang nangyari muli sa kanila. Wala na siyang masyadong sakit na nararamdaman sa pangalawang beses, kaya na-enjoy nila iyon. Hindi niya mabilang kung ilang beses na inulit nila iyon. Ayaw siyang tantana ni Dustin at siya naman ay mahalikan lang nito ay agad na bumibigay. Gusto niyang batukan ang sarili dahil bakit hindi niya magawang makatanggi. Dapat ay inisip niyang pagpapanggap lang ang lahat na matatapos din pagkaalis ni Grandma. Nagpadausdo siya sa pinto at napaupo. Niyakap niya ang mga binti at natulala sa kawalan. Habang inaangkin siya nito ay napagtanto niyang may nararamdaman na siya rito. Hindi na hate, kundi love. Ang sakit lang isipin na baka siya lang ang nakakaramdam nun. Napasapo siya sa mukha at huminga ng malalim. Kailangan niyang gumising sa realidad
na panandalian lamang ang kasiyahan na nararamdaman niya na kapag nakauwi na siya, ay babalik na sa dati ang buhay niya. Tumayo siya at inalis ang kumot sa katawan. Kailangan niyang iligo ang lahat dahil naaamoy niya si Dustin sa sariling katawan. Pagkatapos maligo ay naabutan niya si Dustin na nakabihis na ng khaki short at white shirt. Sa simpleng suot ay hindi nakakabawas ang lakas ng karisma at kakisigan nito. Humuhulma rin sa damit ang ganda ng katawan nito. Lumingon ito sa kanya mula sa pagtingin sa labas ng bintana. Agad na umiwas siya ng tingin at tinungo ang walk-in closet. Bumuga siya ng hangin para pakalmahin ang sarili. Para kasi siyang isang fan na humahanga dito. Mabuti nga na hindi siya naglaway. Hindi kasi maitatanggi na nakakaakit itong tignan at nakakahipnotismo. Lalo pa't nakadagdag sa pagkamisteryoso ng mukha nito ang suot nitong eye patch. Nagbi siya ng white summer dress na komportable siya na pinaresa niya ng sandals. Napahinto siya ng may napagtanto. Tinignan niya ang closet at mga bago na ang damit pambabae. May iba't ibang uri rin ng panyapak na sumakto sa sukat niya gaya ng sandals na suot niya. Dahil sa lalim ng iniisip niya, ay hindi niya namalaya na ibang damit at sandals ang sinuot niya. Kaya nang makapagbihis ay lumabas siya para kumprontahin si Dustin. Bakit nawala ang mga damit ko at iba na ang napalit? Lumingon ito sa kanya at lumakad palapit. Huminto ito sa harap niya at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Umangat ang sulok ng labi nito. It suits you. Namula siya sa papuri nito pero hindi niya pinahalata. Sagutin mo ang tanong ko, mariin niyang sabi. Pinatapon ko at binilhan kita ng bago. Para bang nagtapon lang ito ng basura at baliwala kong gumastos ito. Bakit mo tinapon? Binigay nila manang Marina sa akin yun. Napatikom naman siya ng bibig niya nang hawakan siya nito sa baba at sinakop ang labi niya. Natulak niya ito kaya ngumisi ito. Ginagawa ko lang ang nararapat. Napansin kong paulit-ulit lang ang suot mo at wala kang matinong panyapak. Kaya binilhan kita habang tulog ka pa nung umaga. Natigilan naman siya at tinignan nito ng mabuti. Bakit mo naman ginawa yun? Of course, you are my wife. Naismed siya sa sinabi nito. Just a temporary, Dustin. Nag-iba naman ang anyo nito. It depends on me, Karen. Tumalikod na ito kaya naiwan siyang natigilan. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi ito gumagawa ng paraan para mapawalang bisa ang kasal nila. Parang lagi nitong ini-ignore ang usapan kapag yun na ang sinasabi niya. Kahit basa ang buhok ay pinusudan niya ito. Sumunod siya kay Dustin at nakita niyang tinitignan nito ang speedboat na nakaparada sa harap ng hagdan. Tila ba tinitignan kung nasa kondisyon ito? Lumingon ito sa kanya at sumakay ng speedboat. Come here! Nagtataka na bumaba siya ng hagdan at nang makababa ay tinignan niya ito. Bakit? Saan tayo pupunta? Naglahad ito ng kamay kaya napatingin siya doon. Pagkatapos ay binalik niya ang paningin dito. Ngumiti ito. Basta, sasama ka ba? Napahinga siya ng malalim at humawak sa kamay nito. Inalalayan siya nito sa pagsakay sa likod nito. Nang makasakay ay kinuha nito ang mga kamay niya at pinayakap sa baywang nito. Pakiramdam niya ay namula siya at bumilis ang tibok ng puso niya. Naalala niya ang araw na sumakay siya rito sa speedboat na kasama ito. Masyado itong barumbado, pero ngayon ay may pag-iingat nitong pinapaandar ang speedboat. Para siyang hindi makahinga at hindi mapakali sa kinaupuan. Para ring namamanihid ang kamay niya habang nahahawakan ng may katigasan nitong tiyan. Napapikit siya nang bumilis na ang takbo nito. Napasandal ang ulo niya sa likod nito. Nasamoy niya ang mabangong amoy ni Dustin, parang nanunuot sa ilong niya. Dumilat siya at nakita niya na nagkukulay kahel na ang kalangitan. Napaka-romantikong titignan. Napansin niyang parang papunta ito sa islang pinagdalhan sa kanya nung una ni Dustin. Napaayos siya ng upo at tinignan ito. Anong gagawin natin dun? Malalaman mo mamaya. Hinampas niya ang tiyan nito kaya natawa ito. Napangiti naman siya at hindi na nagtanong pa. Pagdating nila doon sa isla, ay huminto na ang speedboat sa tabi ng pangpang. Pinatay ni Dustin ang motor at inalalayan siya sa pagbaba. Nang makababa ay tumingin siya sa isla. Napatingin naman siya bigla kay Dustin na hinawakan ang kamay niya. Tara! Inakay siya nito papunta sa isla. Tinitignan niya ang paligid habang lumalayo ang lakad nila ay natanaw niya ang isang lamesa na may dalawang upuan. May white tent din na dinisenan pa ng kurtina.
at dadad ng rose ang buhangin. May mga bulaklak rin na nakapalibot sa tent. Anong? Tumingin sa kanya si Dustin habang nakangiti. Surprise, darling? Bakit may ganito? Alam niya ang isang kahihiyan ang tanong niya. Ngunit gusto niyang malaman ang dahilan nito kung bakit nito iyon ginagawa. Naisip ko na baka bored ka na sa isla, kaya nagpaset ako ng ganito para makabawi na rin. Tinignan niya ito habang hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Hindi niya akalain na ibang Dustin na ang makakasama niya rito sa isla. Gusto niyang kurutin ang sarili dahil baka himayinasyon lamang niya ang lahat ng ito. Inakay siya nito palapit sa romantic table. Inalalayang maupo habang siya ay pinagmamasdan ng paligid. Para bang nagkaroon ng buhay ang isla nang itayo ito. Pinaluto ko na ang mga ito bago kita dalhin dito para walang istorbo. Tumingin siya rito at nakatingin ito sa kanya. Nagbaba siya ng tingin at tumango. Pakiramdam niya ay namumula siya sa pagkakatitig nito sa kanya. Kumain na tayo. Tumingin siya muli rito at busy na ito sa pagkuha ng pagkain sa basket na nakalapag sa buhangin. Nilagay nito lahat ng pagkain sa lamesa at pinaglagyan siya sa plato ng pagkain. Ayos na to! Natatawa niyang sabi dahil marami ang nilagay nito. Oh, kala ko matakaw kang kumain. Tinignan niya ito at tinignan ng masama, kaya nangingiti na napailing ito. Kumain na sila at habang tumatagal, ay para bang komportable na silang mag-usap sa mga bagay-bagay. Hindi niya akalaing masaya rin palang kausap si Dustin, lalo't makalokohan nito. Matapos nilang kumain ay inaya siya nitong maglakad-lakad. Nagkukulay kahel na ang buong paligid at payapa ang dagat. Napaka-romantic ng araw na iyon para kay Karen. Hawak siya sa kamay ni Dustin habang masaya na naglalakad sila na para bang tunay na mag-asawa. Huminto si Dustin at humarap sa kanya. Hinila siya nito kaya napalapit siya rito. Bumaba ang mukha nito kaya napapikit siya nang sakupin nito ang labi niya. Napatugon siya rito at napahawak sa damit nito. Mabagal ngunit puno ng kasabikan ang kanilang mga labi. Para silang may sariling mundo at ang tamis ng halik lang ang kanilang nararamdaman. Binitawan ni Dustin ang labi niya at tinignan siya. Napatingin siya sa eye patch nito. Nung una kitang makita ay nahihiwagaan na ako kung bakit ka parating may suot na eye patch. Hinaplos nito ang mukha niya at bumaba ang kamay nito sa baywang niya. Gaya ng sabi mo noon, halimaw ang mata ko, hindi mo na naising makita. Humawak siya sa balikat nito habang nakatinga lang nakatingin dito. Gusto ko sanang makita kung tunay ang sinasabi mo. Pangako, hindi ko huhusgahan. Tumingin ito sa kanya ng matagal. May kapalit ang pag-alis ng eye patch ko, darling. Tinignan niya ito sa mata. Anong kapalit? Mas hinapit siya nito kaya halos wala nang espasyo sa pagitan nila. Makulong, kasama ko rito sa isla. Nabigla siya at hindi nakaimik. Ngumisi ito sa nakitang reaksyon niya. Hindi ka nakaimik. Hindi mo gustong makulong kasama ko sa oras na mapagtanto mo ang kapintasan ko. Tinignan niya ito. Gusto kong makita ang mata mong nakakubli. Natigilan nito at tinignan siya kung seryoso ba siya sa kanyang sinabi. Napahinga ito ng malalim at unti-unti nitong binitawan ng baywang niya. Bumalik na tayo sa Del Rio. Nauna itong tumalikod para umalis. Habang siya ay naiwang parang hinati ang puso sa gitna, naisip niya na wala itong tiwala sa kanya, na ayaw nitong pagkatiwalaan ang sinabi niya. Parang nasira ang romantic date na sinimula nito. Wala silang imik pareho na bumalik sa Isla Del Rio. Bumaba siya sa speedboat nito nang walang imik.